So meron tayong Toyota RAV4, 2014 model. Yan, so magpapalit tayo ng brake pad. So papakita ko lang sa inyo kung paano magpalit, guys. So pang madalian lang to. Yan, so tatanggalin muna natin yung gulong nyo. Yan, guys. So gulong muna. Yan, guys, so nandito na tayo. Yan, guys. So talagang manipis na yung brake pad niya. Kaya talagang sakto magpapalit tayo. So ito, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ang brake pad. So tatanggalin natin itong dalawa na 14mm bolt. Yan. So dalawa yan, guys. So gawan nyo ng kontrahan dito. Yan. Yan, kontrahan. Yan, guys. O tatanggalin na natin. Yan. So pagka nagluluwag kayo, palagi naka counterclockwise, guys. Tapos yung dun pa sa baba. Okay, so ganun pa rin yung gagamitin natin. Oh. Yan. So pagka naluwagan nyo na, diretso na yan. So kailangan dyan dalawang piraso yung tatanggalin. Yan. Tapos itataasan natin. Yan, guys. Tapos dito na yung brake pad. Ganyan lang naman yan. Napakadali lang. Tapos ganito lang. Tapos, guys, kung makikita nyo ito, nakatulak to. So ipipress muna natin yan. Dito nga pala yung bagong brake pad natin. Yan, kung makikita nyo, napakapal. So ikakabit natin to. Yan, guys, so ipipress natin. So gumawa tayo ng improvise na pampress. So ilagay natin dito yung lumang brake pad. Saka natin na iikutin na to. So habang humiikpit yan, tinitulak niya yung piston. Makita nyo, guys, so bumabaon na siya. Yan, guys, so dinagdagan natin ang isa pang brake pad para sumagad tong tulak niya. Yan, so sumagad na siya. Guys, sumagad na siya. So kaya ngayon na lalagay natin yung bagong brake pad. Yan, guys, so ito yung caliper pin. So ito, yan, lalagay natin ng grasa, pero dito lang, guys, sa puno. Tapos sa konti dito sa rubber niya. Yan, so hindi natin pupunuan yan, dahil pagka pinunuan natin, so palagi na lang nakatulak dito kasi magkakaroon ng pressure dito sa dulo. So kailangan ganyan lang. Yan. Yan. Tapos ito pang isa lalagyan natin. Ito okay lang, guys, dahil wala siyang rubber. Yan. So nandito na yung brake pad natin. Yan, meron na siyang sariling plate, guys. So ikakabit na natin yan dito. Yan. Tapos itong isa rin. So gano'n rin lang naman. Ipapasok nyo lang naman. Yan, okay na. So ilalagay na natin yung
caliper. So kasyang kasya na yan dahil napresya natin. Yan. So huwag nyo kalimutan guys yung caliper bolt. Yan. Tapos yung dito rin sa ilalim. So higpitan natin. So kailangan kontray natin to dahil magalaw yan. Saktang higpit lang. Yan, okay na. So dito naman guys sa taas. Okay na. So yung proseso nito guys kaparehas lang dyan sa kabila. Ayan. So naikabit na natin yung sa kaliwa tapos dito. So kung mapapansin nyo, mapo yung brake fluid nya. Ayan. So pipress natin yung preno para malamanan yung piston. Yan guys, so dito tayo sa loob, press natin. Start natin. So press natin guys. So hanggang sa tumigas siya. Okay, so matigas na siya. Okay na. So, tingnan natin yung brake fluid level. Ayan, so magbabawas na lang tayo dyan ng konti. Tapos okay na. So ganun lang naman guys. Like and subscribe to my channel NMB Mechanics Vlog. Salamat!